Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Lambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idaglarin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tinatawag tayo ng ating Panginoon na magsaksi sa pananalig o panampalataya sa ating Panginoon. Ganon ang ginawa ni San Pablo at ni Silas noong sila ay nagsasaksi at pinahirapan ayon pa sa gawa ng mga apostol. Sa Ebanghelyo ni San Juan, nagpapatuloy ang ating Panginoon sa pagsabi sa mga apostol na siya'y uuwi na sa Ama at kailangan silang mamuhay na manatili sa pananalig sa Kanya. Sa buhay natin, kuminsan ang mga pagsubok sa buhay ay magdulot sa atin ng kahinaan sa pananalig sa ating Panginoon. At sa mga sandali na dahil sa ating karupukan, kahinaan at sa ating pansarili na dahilan, tayo ay napalayo sa Kanya at nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao. At matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahugupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsa'y lumindol ng napakalakas. Ano pa't nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang takbak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Inalabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat siya'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tubding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
ituturo pangako ni Kristong guro. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayon, paruroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paruroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno na nabuhay muli. Nasa Martes tayo, sa ika-anim na linggo, sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Nazareno. At ngayon, ang ating pong paksa ay kakaiba. Ang paksa po natin ay tungkol sa tagumpay. Una, ang tagumpay ng ginawa ng mga apostol na si Silas at si San Pablo noong sila'y nagpahayag ng ebanghelyo. Hinuli man sila, ikinulong man sila, napalaya pa rin. Pero sa tulong ng Diyos, hindi lang na sila'y napalaya, pati yung tagapangalaga at yung tauhan ng kulungan ay naging Kristiyano o nanalig kay Kristo at nabinyagan siya at ang buong sambahayan na kasama niya. Ang panalo rin dito ay ang pagtupad sa ayon pa sa ating salmo na ang Diyos ay matapat sa kanyang pag-ibig. Kaya ligtas tayo sa kanyang piling sapagkat lakas niya ang siyang pinanggalingan ng ating kabutihan. Kaya sa ating ebanghelyo, ang tagumpay ng Panginoon ay napahayag din sapagkat aalis man ang ating Panginoong Hesus, darating ang Espiritu Santo na siyang paraklito o patnubay. Ang salitang tagumpay sa salitang Hebreo, sapagkat ang tradisyon po na ating pinag-usapan, tradisyon ng mga Hudyo, ay nitsakon na ginagamit sa ating
mga pagbasa ay dahil sa Koinoko Negrigo ang orihinal ay triumphos na nasali naman sa salitang Latin na triumphos. Sa atin, tagumpay. Ano po ang tagumpay na ating nakikita lalo na sa Ebanghelyo? Unahin na natin ang ating Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na aalis siya upang sa pag-alis niya, hindi dapat malungkot dahil sinasabi niya ito noong nagkaroon ng huling hapunan pagkatapos ng hinugasan ng paang kanyang mga apostol at sinasabi niya na siya ay patayin at siya ay mabuhay muli at uuwi sa Ama. At tigib ng kalungkutan ang mga apostol. Pero sinasabi niya, dapat siyang alis upang ang Espiritu Santo ay mapasa kanila at ang Espiritu Santo ay magpatuloy sa pagsasaksi at magsasabing totoo at magbigay ngayon sa ating Ebanghelyo ng hatol. Tatlo po na klase ng paghatol sa versikulo 8 hanggang 11 sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16. Sinasabi dito na mali ang pagkilala nila sa kasalanan. Bakit po? Dahil ang ating Panginoon ay kanilang dakpin at tatulan sa kamatayan at parang ginawa siyang makasalanan na siya hindi naman nagkasala. Ang kanyang ginagawa ay kanya pong tinutupad ang gawain ng isang tagapagligtas na kung saan ay ipahayag niya ang mensahe ng Diyos o mabuting balita mula sa Diyos. Ginagawa niya ang mga himala gaya ng pagparami ng pagkain, gaya ng pagpagaling sa mga may sakit, o dili kaya ang may mga kapansanan gaya ng mga bulag at mga pilay ay ang mga bulag ay makakita, ang mga pilay ay makalakad na. Siya ay nagpahayag ng mga gawain na hindi kayang gawin ng ordinaryo na tao. Ibig sabihin, siya talaga ang pinadala ng Diyos upang tumupad sa pagtubos, pero tinuturing na kasalanan. Dahil ang mga makasalanan noon ay pinako sa cross. Ibig sabihin, mali. Kaya ang hatol sa kamatayan ng ating Panginoon ay isang pagtupad sa mga nasa kasulatan na ang prinsipe ng kamatayan na yung mga demonyo ay hindi nagtagumpay. Nagtagumpay siya sapagkat dinaanan niya ang kamatayan at siya'y nabuhay muli. Kaya nagkaroon ng tagumpay dahil napahayag na ang Panginoon ay Panginoon ng buhay. Pangalawa, ang pagiging matuwid. Ang akala ng mga pinuno, gaya ng mga Saduceo, mga Pariseo, mga pinuno ng templo sa Jerusalem, gaya ng mga Pariseo na nasa Sanhedrin at iba pa, ang akala nila, ang pagiging matuwid ay ang paghatol sa ating Panginoon. Hatulan nila at ang paghatol nila na siya ay gumawa ng kasalanan dahil tinuturing ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Pero anong sinabi ng Panginoon? Uuwi siya sa Ama. Ibig sabihin, pinatunayan niya na mali ang mga pinuno noon dahil totoo siya na anak ng Diyos at siya'y uupo na maluklok sa kanan ng kamay ng Diyos na Ama. Ibig sabihin, siya ang totoo na anak ng Diyos. So mali yung kanilang paghatol. Mali ang kanilang tinatawag na justice, katarungan o katwiran sapagkat hindi matuwid. At ano ngayon ang pangatlo na hatol? Ang pangatlo na hatol, nasabi, hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Nang ibig sabihin, dahil mali ang kanilang paratang sa ating Panginoon, siya'y pinatay sa cross, pero ang kanyang kamatayan sa cross ay ang pagtagumpay upang magkaroon ng buhay. At ang prince at ang kapangyarihan ng kamatayan na demonyo ay matalo na, magkaroon ngayon ng tagumpay ang Diyos. Ang lahat ay tagumpay ng Diyos
At dahil tagumpay ng Diyos, sinong hahatulan? Yung mga pinuno na hindi tumatanggap sa Kanya. Yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Magpahangga ngayon, may mga tao na gumamit pa sa pangalan niya, pero hindi naniwala sa Kanya. Sila'y kasama na hahatulan. Kaya itong araw na ito, ang pinakasalita na dapat nating tingnan ay ang triumphos o salitang Latin, triumphos o kaya salitang Hebrew, Hebrew kasi ang ating Panginoon, Netzachon, ang tagumpay ng Diyos. Nagtagumpay ang Diyos sa kabila ng ginagawa ng tao. Hindi mapigil ang kapangyarihan ng Diyos kahit anong gawin ng mga nasa kapangyarihan ng tao. Hindi mapigil ang Diyos sa kanyang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig, awa, habag at pagligtas sa mga minamahal niya na tao. At dahil dito kailangan tayong magkaroon ng pagtugon. At ano pong ating pagtugon dahil manalo naman ang Diyos, magtagumpay naman ang Diyos? Na dapat ang Diyos ay sentro ng ating buhay. Iwaksi natin ang anumang mga paghumaling sa mga moderno na mga gadgets na kung minsan nakalimutan na ang buhay panalangin sapagkat doon na lang ang tao sa kanilang mga apps sa cellphone at kung ano-anong mga binubuksan sa kanilang mga site sa cellphone at computer, hindi na nagkaroon ng panahon upang kausapin ang Diyos sa panalangin. At dahil dito, ang tao ay nagkaroon din ng bisyo at kasama pa dyan ang mga electronic na mga pagsugal na kung saan wala ng panahon para sa kanilang pamilya. At dahil doon, ang mga bisyo na kumisan, hindi lang ang tinatawag na mga druga, mga inumin at mga pagkain na nakalason sa tao, sa kanyang physical at sa kanyang mental na kalagayan. Kailangan natin na itong mga pangyayari sa modernong panahon ay ating pag-ibahin. Diyos na ang maging sentro ng buhay. Diyos na ang siyang magbigay ng saysay sa buhay. Diyos na ang siyang may kapangyarihan na tayo'y pagbuklo rin sa kanyang pag-ibig upang tayo magkakaisa na kanyang tunay na bayan na nagkakaisa sa kanyang pangalan at nagpahayag na siya'y buhay. At buhay ang Diyos dahil dito ating alagaan, ating itaguyod, ating igalang o respeto ang buhay at itigil kung anumang mga batas na magpapatuloy sa kapangyarihan ng kamatayan ay tanggalin. At kung mga paraan gaya ng aborsyon na magdala ng kamatayan sa mga bata ay itigil. At ang lahat ng mga nakapagbigay ng paghamak sa buhay ay atin ang itigil at ating ipahayag na ang Diyos ay buhay. At dahil nabuhay siya muli, kailangan ang buhay ng tao ay magkaroon ng dignidad, magkaroon ng paggalang, magkaroon ng pagyabong bilang tunay na buhay na biyaya ng Diyos sapagkat ang ating Panginoon ay Panginoong na buhay muli. Tama yung sinasabi ni Papa San Juan Pablo II, tayong mga Kristiyano ay mga tao ng pagkabuhay muli at ang ating awitin ay awitin ng pagkabuhay muli na Alleluia. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Atin pong itutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo
sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ng anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kakibat ng lahat ng ating kikilos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa karihan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Lingnam ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaniyento na yung marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng misiya sa mamang tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati nang dating pag-alay, ang buong sariling anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gaya naman na matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Mala Berhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin na managagaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Alina, o Diyos naming mahal, alina at kami baguhin, tinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Nang hihina at sukatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyaya minamahal. Alina, aming Ama, ang Espiritu ng kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Alina, aming Ama, isubo mo ang Espiritu ng kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkatao namin ay baguhin, puso namin ay paghanamin nang ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Alina, aming Ama, isubo mo ang Espiritu ng kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Alina, aming Ama, isubo mo ang Espiritu ng kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Ng kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan niyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong mga sa loob, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ng Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo lagi. Ang tagumpay ng Diyos ay una na ang ating Panginoong Hesus aalis man siya sa kanyang mga apostol, ngunit ang Espiritu Santo, ang patnubay, ang paraklito, ay suma sa mga apostol at sa lahat ng mga nanalig upang lalo pang pagyabungin ang pagsasaksi at pananalig ng simbahan sa isang pagkabuhay muli na dapat siyang isabuhay. Tayo ay sambayanan ng pagkabuhay muli. Dapat lagi tayong magalak at awitin natin ang Alleluia sa pagpupuri, pagpapugay sa Diyos, sa dakilang sakripisyo na atin pong natanggap ngayon sa banal na Ekaristiya, na tayo nakikilahok at nakiisa upang tayo tubusin, upang tayo bigyan ng buhay na ganap at ikasyasya. Ngayon po ang pagbusbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga buhay bagay na pagbusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaagbo sa inyong ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo makamtan na wanila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag, na ikaw ay iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaral ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaral ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.